Hello mga boss. Bale, i-share ko lang to mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale, meron akong inayos dito na scoreboard para sa basketball court. Ayan, kung papansinin nyo, ito yung kanyang board. Ayan. So, itong kanyang board, kung titignan nyo, ayan, DIY lang. So, hindi factory yung paggawa dito sa scoreboard na to. Ayan, pati yung mga parts, kung titignan nyo, naka-spray. So, nahirapan tayo mag-repair dito mga boss, dala ng pati yung mga parts in spray. So ito pa lang scoreboard na to mga boss. Bale, okay na to. Nayos ko na. So bubuin ko na lang. Bale, ang issue pala nito yung scoreboard na to. Ang problema niya ay ayaw daw mag-buzzer. Isa pa mga boss, hindi nag-automatic yung kanyang buzzer at yung kanyang position na control. So hindi gumagana. So yun bale ang problema nitong scoreboard. Ngayon bale, nayos ko na to. So, ayan pala yung nakita ko problema mo, boss. Ayan, dalawang transistor at isang IC. At LED mo, boss, at terminal para sa kanyang buzzer. So, yan lang yung nakita kong problema. Kahit yan lang, medyo nahirapan ako kasi nga DIY yung paggawa dito sa scoreboard na to. Ayan mo, boss, kung papasin ninyo, bale, tapos ko nang may sarato yung scoreboard. Ngayon, itatry na lang natin to. Tignan natin kung okay na ba talaga tong scoreboard na to. So, ulitin ko mga boss, bali ang issue nitong scoreboard na to, yun na nga, yung kanyang buzzer, hindi gumagana. Isa pa mga boss, hindi nag-automatic yung kanyang buzzer. Pangalawang problema, yung kanyang post na display dito sa scoreboard, hindi rin nagre-response. Bali, ito pala yung kanyang control, ayan. Papasinin nyo tong kanyang control, meron tong buttons na dalawang post, ayan. So, yan bali yung hindi gumagana. Pero okay yung buttons mo boss, na-check ko na yung buttons na yan, tong kanyang switch, okay naman. So wala sa control or switch ang problema. Nasa board talaga ang problema nito mo boss. Tapos tong kanyang buzzer button na yan, okay din. Na-check ko na rin yan, wala naman din problema, pati na rin tong kanyang cable. So ang problema talaga nitong scoreboard na to mo boss, nandito sa mismong main board nitong scoreboard. Ayan mga boss, bale, itatry natin tong scoreboard. So, tignan natin kung okay na ba talaga to. Ayan, saksak ko lang. Pati na rin tong kanyang buzzer. Ayan. So, papansin ninyo, bale, nakaw na tong scoreboard. Ayan. Ngayon, try natin tong kanyang control. Tignan natin kung magre-response ba tong kanyang mga control dito sa scoreboard. So, isa-isa natin itatry itong mga buttons. Tignan natin kung magre-response dito sa scoreboard. So, yung ibang mga buttons, ayan, tong tulad nitong home. So, okay naman yan. Wala namang problema yan. Ayan, hanggang ngayon, gumagana pa rin. Ayan, pati na rin tong kanyang guest score. Ayan, yung kanyang guest score. So, okay din naman yan. Wala naman tayong issue dyan. Gumagana naman yan. Nung dinala sa atin. Pati rin tong kanyang shot clock. Bale, meron siyang 14 seconds at 24 seconds tong kanyang shot clock. So, okay din yan. Wala naman problema yan. Ayan, titignan nyo. Ngayon, tong kanyang timer. So, okay din yan mga boss. Kung pipindutin natin yung buttons na yan, bale, magra-run tong kanyang time. Ayan. So, okay din yan. Wala tayong ginawa dyan. Stop natin. Ayan. So, okay pa rin naman yung mga ibang control. Nagre-response pa rin naman hanggang ngayon. Pero, hindi natin inayos yan. Bale, inayos lang natin itong dalawang post at itong buzzer. So, try natin itong post. Tingnan natin kung ilaw ba yung kanyang arrow. Ayun. So, okay na mga boss. Ayan. Bale, yan yung ginawa natin. Dito naman sa kabila, try natin. Ayun. So, nakita nyo. Pagpindot natin dito sa post button, ayan. Nagre-response. So, ibig sabihin, okay na itong kanyang post. Ngayon, try naman natin ngayon itong kanyang buzzer. So, itatry na muna natin sa manual itong kanyang horn buzzer. Tignan natin kung tutunog. Mamaya na natin yung auto. So, try natin mga boss. Ayan. Yan mga boss, narinig natin pagdating sa manual itong kanyang buzzer. So, nagbabuzzer naman. Pagpindot natin dito sa kanyang button itong buzzer. Ngayon, try naman natin ngayon itong kanyang auto. So, isiset ko tong kanyang time sa seconds. Dapat mo, boss, pag naubos yung oras dito sa kanyang time, matik, magbabuzzer tong kanyang horn buzzer.
Ayan mga boss, bale sinet ko sa 7 seconds itong time. So, try natin kung tutunog ba itong buzzer once na naubos yung 7 seconds. Ayan, so try natin. Ayan mga boss, so try natin. Hintay lang natin. Yun mga boss, narinig natin. So, nung naubos yung time, automatic nag-buzzer tong buzzer kahit na hindi natin pinindot tong kanyang buzzer button. So, dahil doon mga boss, ibig sabihin, okay na tong scoreboard. So, yun na nga mga boss, nakita kong problema dito, dalawang transistor at isang IC. Bale, ang value pala nitong transistor na nakita kong problema ay S9012 at isang IC na 555. So, yun bali ang nakita natin na problema dito sa mainboard nitong scoreboard. So, naisipan ko lang palang i-share tong video na ito mga boss. Sakali man, meron kayo ma-encounter na ganitong issue dito sa mga scoreboard. Kahit papano, meron kayong idea kung anong posibleng sira. So, tulad dito, yun na nga nakita natin na problema, dalawang transistor at isang IC. So, dahil okay na ito mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana, kahit papano, nagkaroon kayo ng idea pagdating dito sa mga scoreboard. So, bago pala tapusin itong video na ito, shoutout nga pala kay Sir. Ayan. At Jovencio Banay-Banay, shoutout sa iyo, Sir. At kay Dindo Cardana, 1987, shoutout din sa iyo, Sir. At kay Lito Bass Mix Vlog, shoutout din sa iyo, Sir. At sa mga lahat ng technician vlogger, shoutout sa inyong lahat. So hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.